Oh, yun. Anong ibig sabihin nun? Meron kayong ano, idea? Yun, sinabi ko sa inyo na Diyos, iba-iba ang ano yan. Iba-iba yan pag nangungusap. Pinapakita ng Diyos na hindi totoo yung naka-uniforming words na sinasabi ng mga ngaral na pagbuhok, katuwiran dahil patuwid. Pero kung kulot, din lang may pabana. Kung ano, maluktot siguro, baka pangatuwiran din. Pag sinilas, palayasin ka. Pag sapatos, palayasin. Dito, walang ganon. So, makikita ninyo ang kaibahan. Minsan, literal ang pag-intindi ninyo. Pero pag ako nagpaliwanag, malayo doon sa literal. Dito, malalim ito. Wala siyang sinabi kung ano, pero kung ako magbasa, malapit o nandoon na. So, ano pag intindi nyo dito? Meron ba kayong naisip? Wala bang nakapag-isip kung ano yan? Yung mga nagbabalik-balik mag-request, oh, gusto ninyo ma-request, ma-accept, maglagay kayo ng pangalan sa account ninyo. Ganun lang kasimple. Kung hindi kayo marunong, magtanong kayo kay Miss K, mag-missis kayo or kay Mary Joy, kay MJ, o dito sa show mismo, mag-missis kayo. Pagpakilala kayo para makita kung sino kayo, para ma-accept kayo. Hindi yung mag ulit-ulit kayo mag-request na wala kayong pangalan. Natapos na lang ang show, hindi kayo ma-accept. So, yun lang. So, hello, Sir Nas. Oh, sige. Na. Hello, hello, Sir Nas. Si Cecil Acera po. Sige. Oh, nais ko po magpasok ng Zoom ngayon. Napasok, napasok na kayo eh. Oh, oh. Ano, Sir Nas, na magpasalamat lang ako sa iyo kasi naayos na ang sakit ko. O oh, sige, mamaya, mamaya, ano, balikan ko kayo ha. Ah, sige, okay po. Oo. Si Cecil Acera po. Sige, ano man. Taga Maramag, Maramag Bukid noon. Sige, dito muna tayo sa ano, ipaliwanag natin yung mensahe. So, meron bang ano, nakapag-isip kung ano yon? Mga bright ka ni mga bata, yun kay quiet ang school. Muna gusto sa teacher, yung walay ingay ba? Eh, mabita ng ibang teacher, mambato kay Gracier, kay maingay yung si Jante. Talagang halos hindi humihinga ang tao. Wala kang marinig ng huni na hangin galing sa ilong ba? Po. Sa Bisaya, papugong hininga. Baka mapansin tayo, eh, tayo paliwanagin. Sige lang, wala namang ano dito. Gusto ko lang malaman, baka meron kayong naisip. Malay ninyo, di ba? So, ganun ba man, patalastas lang yon mga ano, tagasunod. Para man lang malis yung antok ninyo kasi inyo, para kayong na bagsakan ng mundo. Nakasimangot. Pag meron tayong kunting pahaging, naka-smile kayo, smile aso nga lang. Pero tanggap natin yan. Ang mahalaga ay hindi masira. Halos na buhok natin sa kaisip kung paano natin gampanan ito. Mahirap man, pero pilit nating may paliwanag ng mahinahon at malinaw. Paligtasan ng nakakarami. So, balik tayo sa mensahe. Ako na lang magpaliwanag kaya ayaw naman ninyo. Bigay ako ng pera. Wala kayo. Kaya hindi naman kayo magpaliwanag. So, yung doyan, yun yung ibig sabihin ng Diyos doon, yung akit baba na ballpen, yun yung minamarkingan ninyo. Yung pizza. Kaya may pizza doon, no? 14, 15, 16, no? Yung doyan, ibig sabihin doon, paulit-ulit. Yung bang
Sunod taon, uy, pista ni Senyor Santo Niño. So, isulat ninyo, anong pista ba yun? O, di ba? O, di ba? Ulit-ulit yan, sunod taon, ganun pa rin. So, paghahandaan ninyo, uy, nung pista, ano ba yung pista ng ano, mahal na birhen? O, isulat ninyo. Na, mayroon kayong mga ano dyan. Isip sa, hindi man yung isulat sa kalendaryo, pero sinusulat ninyo sa isip ninyo. Yung nasa iri. Yun yung misahe doon ay pinarating. Tungkol yan sa pista na ginagawa ninyo. Yun yung padandaan yung tao na sa harapan ng bahay ninyo kasi mamistaha yun eh. Ngayon, sabi, pare, nakaluto na ba? Wala pa pre. Gawa mo na kami sa kabila pre. O, di ba? Nagutom na ako pre. O, yun yung mga sinabi doon. Yung ano, naisip ko, nagluluto ako. Ganon. Sabi, balik na lang kayo pre ha. Pag nakaluto na, yun yung kwento niyan. Tungkol yun sa pista. Isa ito sa kinamuhian ng Diyos. Pista na yan na hindi naman niya pinag-utos yan. Ginawa lang ng mga pari yan para panglikom ng mga tao. Hakot ba sa tao doon sa simbahan? Kasi sa panahon na yon, nandoon sila makakolekta ng maraming pera. Yun yung pinag-aralan ng mga paring yan kung ano ang kahinaan ng tao. Yun yung sa bioscience na mensahe niya. Napakalinaw yan. Kaya sa Bohol, meron kayong mula 1 hanggang katapusan ng Mayo. Mayo 1, Mayo 2, Mayo 3, sunod-sunod yan. Iba-ibang lugar, pista. Hindi ba kayo nagtaka? Sa Australia, walang pista 1, 2, 3 sa Mayo. Sa London, walang pista 1, 2, 3 sa buwan ng Mayo. O anong buwan ng kapistahan? Di ba? Sa Pilipinas lang. Paano nangyari yun? Maraming katulik ko sa Australia. Maraming katulik ko sa London. Maraming katulik ko sa Amerika, maraming katoliko sa ibang bansa. Pero sa Pilipinas, lang meron. Yan kayo ngayon mag-isip. Alam niyo ko bakit? Ang mga Pilipino kasi, kahit nakapag-aral, kahit natapos sa kurso nila, may hawak ng mga titulo, pero bugok. Bugok. Iyon ang madali pagkasabi. Mapaniwala ba sa mga bagay-bagay na hindi totoo? Makakita nga lang ng marka na hubog-hubog mukha doon sa puno ng kahoy? Wala na. Gagawin na yun ng ribulto kasi nandoon yung mukha ni Jesus Christ, ika nga. Nakakita lang ng ilaw doon sa bandaro na ano yung ilaw doon? Kaya sabi na, pakita si Virgin doon sa lugar na yun. Kaya yun, pinatayo na ng kapilya. Ayun, dinagsa na tao. So ako si Virgin Mary, kung totoo man ako, na makaparamdam sa tao, ba? Gagamit na lang ako ng tao na makapagsalita para alam na tao kung anong gusto ko. Tulad ng ginawa ni Jesus Christ. Gumamit siya ng sa kay Diyos Ama pa lang una. Gumamit siya ng mga apostol nung araw para masabi ng Diyos kung anong gusto niya. Sinabi ng mga apostol doon sa mga tao. Kaya pinaniwalaan ng mga tao ang apostol. Ang kaibahan sa atin ngayon, si Jesus Christ mismo ang gumamit sa akin na kasangkapan para maiparating ko sa tao ang gusto niya. Malayo doon sa Santo Niño ninyo. Malayo doon sa mga birhen ninyo. Malayo doon sa mga ribulto na sa simbahan ninyo. Na wala namang naiparating sa inyo. Meron pa yung mga ribulto nyo na umiiyak ng dugo. Ano yun? Kahoy umiiyak ng dugo? Bato umiiyak ng dugo? Santo Niño na sumasayaw? Ano yun? Sabi ko nga sa inyo, mga pare, hinahamon ko kayo.
Dalhin niyo yung Santo Niño sa harap ko. Na yung sinasabi niyo sumasayaw. Pasayawin ko yan ang walang bateri. Walang bateri ha? Siguraduhin ko walang bateri. Pag hindi yan sumayaw, ihapas ko sa mukha ninyo. Kasi sabi niyo, nagmilagro, sumasayaw. Pag magmilagro, eh dapat. Sumasayaw siya, kahit kahoy, na walang bateri. Hindi yung hawakan ng kamay ninyo at kunwari hinila-hila kayo, tapos sasabihin nyo, nagmilagro, sumasayaw si Senyor Santo Niño. Napakalino naman nun na kayo lang mismo ang nagpagalaw, tapos sasabihin nyo, nang himala. Anong ginawa ninyo yan? Di ba, nangluloko kayo sa tao? Kaya dapat, ihampas ang mukha ninyo yung mga Santo Niño pag hindi nasayaw rin nang hindi hawakan para matuto kayo. Matigil yung panluloko ninyo sa tao. Kaya kayo mga pare, alam ko naman, ang galit na kayo sa galit. Pero wala akong magawa. Pinag-utos ng Diyos to na imulat ko sa mga tao ang katotohanan. Alam ko, ang buhay ko nakasalalay dito. Pero wala akong magawa. Dahil malinaw sinabi ng Diyos. Sa buhay mo ngayon, ako ang nagpaplano. Kaya gagawin at gagawin ko ang pagtuliksa sa inyo para magising ang mga tao. Sa tagal ang parahon ninyo pinagsamantalahan at pinagluloko. Dahil kayo ang tunay na ama ng demonyo. Ang Diyos ninyo ay pera. Kaya gahaman kayo sa kapangyarihan, gahaman sa salapi. Dahil ang tunay na demonyo, kayo mga pastor at kayo mga pare. 14 years ko nang ginawa ito. Hindi ako nagtatago sa palda ng kadiliman at hindi ako nagtatago sa social media. Lantaran ako. Pero walang isang pare at pastor ang nakalapit sa akin. Dahil nasa sinabi ng Diyos yan. Huwag kang matakot magparating sa mga tao sa mensahe ko. Dahil kasama mo ako sa lahat ng panahon. Walang pare at pastor ang makalapit sa iyo. Dahil power ng Diyos ang kalaban nila. Kaya ito ako. 14 years na nagsiwala sa katotohanan. Kung sa palagay ninyo, Padre, Pastor, nagrabyado kayo, meron tayong batas sa lupa, dalhin nyo sa korte. Harapin po kayo ng walang alinlangan. Patunayan ninyo na kayo totoo, dahil himihimayin natin kung saan kayo naging totoo. At patunayan ko rin na totoo ang isiniwalat kong katotohanan. At himihimayin din natin. Kung kailangan may kaparusahan, kung anong gusto ninyo, gawin natin para matulukan ng pangluloko natin. Kayo man o ako ba? Ganun lang kasimple. Pader Damaso. Sa nagkataon, ubos kayo. Kayo ang tunay na duwag. Matapang lang kayo sa mga tao hindi nagsasalita sa ginawa ninyo. Kaya kayo, pinamulat ninyo na pag sinaway kayo, kakarmahin ang tao. Eh wala sumaway sa inyo dahil ang karmahin. Kung may karma man, hindi na ako aabot ng 14 years. Natagal ng taon. Dapat wala na ako sa mundong ito. Pero nandito ako, nanatiling nagsiwalat sa katotohanan laban sa turong kasinungalingan na gawa-gawa ninyo. Lahat ng reliyon, binabangga ko dito. So yun lang, Miske. Yung mensahe na yun. I move to the next. Kayong nagpista ha. Mahilig sa pista. Magdala kayo ng karne pag nasa impyerno kay may apoy na doon. Para hindi na kayo maghirap pa sa gas. Mahal ang gas. Doon na kayo magluto sa impyerno. Eh, kayo mismo ang lulutuin doon. Bago na ngayon yan. Ang dati pista. Ngayon hindi na. Banding na. Upgraded na ba? Upgraded na ang tao. Yung mga nagpapalo, naniwala. Dati, pista. Ngayon, wala na. Upgraded na kay banding na eh. Pista pa rin kasi sa araw pista ginamit. Yung pa rin yun. So, good luck sa inyo.